Aarangkada po sa araw na ito ang kauna-unahang land port sa bansa. Opo, terminal na parang airport. Ito po yung Paranaque Integrated Transport Exchange. At para sa iba pang detalye, live mula dyan sa tinatawag na PITX, si Christian Manyo. Christian, magandang tanghali. Reggie, at the moment, no, andito pa rin tayo sa Paranaque City kung saan matatagpuan ang tinaguriang kauna-unahang land port sa bansa o ang mas kilalan sa tawag na Paranaque Integrated Transport Exchange o PITX. Inaantabayan ng mga miyembro ng media ngayon, no, ang formal na pagbubukas nito ng nasabing bus terminal na pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya at ilang opisyal ng gobyerno, particular na ang DOTR at LTFRB. Itong mala airport o hotel na bus terminal na ito ay may kabuuang laki na 5 hectares at may tatlong palapag. Ayon sa mga opisyal ng PITX, kayang mag-accommodate ng nasabing terminal ng hanggang 200,000 pasahero kada araw. Ayon sa mga opisyal pa ng PITX, ay tulad ng isang airport, ay magkahiwalay ang arrival at departure area nito na may base of first floor at 23 unloading base naman sa second floor. Sa third floor naman, Reggie, matatagpuan ng iba't ibang uri ng PUVs at ang parking space na may aabot na 800 slots. Ang PITX ay magsisilbing terminal ng mga pasaherong papunta at palabas ng Metro Manila, papunta dyan sa south ng Metro Manila at Luzon. Sa makatuwid, lahat ng provincial buses na dadaan ng Cavitex o dito sa Coastal, kailangan nang huminto dito sa PITX, no? At hindi na ito papayagan pa nga tumawid ng Coastal para makarating ng EDSA at Rojas Boulevard. Christian? Bukod dyan, yes, Reggie? Oh, yung sa ngayon, sa initial salbo, mga bus, provincial bus lang sa Cavite, ang seserbisyohan ng PITX, Reggie, according doon sa mga official ng PITX, no, provincial buses na nagmumula sa Cavite at Batangas ang kailangan na mag-dock dito sa PITX. Pero ang nagkakaroon niya ng problema, Reggie, no, dahil ang record nitong mga bus na papuntang Cavite, record niya na Metro Manila na bus sila. So sa makatuwid, ilan-ilang bus lang din ang pwede mong pikilin na dito huminto. So later on, hindi yan mag-e-expand para sa iba pang ruta. Parang naka-specific sa Cavite lang. Regino, kanina according din sa ibang miyembro o official ng PITX, no, dudugtong din daw dito yung LRT 1, no, at magkakaroon din dito sa third floor, no, ng terminal para sa iba't ibang uri ng PUVs. So yung mga bus at yung mga jeep na may biyaheng hanggang Baclaran at MOA, idudugtong na nila yan hanggang dito sa PITX para daw matulungan lahat ng mga pasaherong bababa at sasakay dito. Tanong, yung binabayad ngayon ng mga pasahero dyan, limawa, bago yan magkaroon ng land port, yung binabayad nila, magbabago ba o as is pa rin kung ano yung binabayad nila dati? Sa ngayon, Reggie, ganun pa rin. No? Dahil tinanong natin sa kanila kung may bayad ba yung pag-dock dito sa terminal na ito. Sa ngayon daw, wala. At nagandahan pa dyan, Reggie, no, parang mala airport. Dahil may monitor dito kung saan makikita mo kung anong oras yung iyong boarding, kung anong oras ang dating ng bus na iyong sasakyan. At pwede ka na rin niya mag-book online. At for sure, pwede na rin mag-check in online soon. Yes, nakikita ko nga yung video mo at totoo naman, talagang nakakabilib dahil bus lang yan, ha? Pero parang airport ang packaging, ang presentation. Regino, nung pagdating ko dito, no, mala airport talaga at mas malamig pa nga ito sa NAIA. No? At saka itong mga CR dito, kung mapapansin mo, merong for all gender na tinatawag or for gender sensitive na mga tao. At meron din shower room. High-tech. Napakaganda niyan. Napakaaliwalas niyan para sa mga pasahero. Salamat, Christian. Yes, Reggie. Mula pa rin dito sa Paranaque, Christian Manyo, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, Christian Manyo, live mula po dyan sa PITX o yung Paranaque Integrated Transport Exchange. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.